Hi guys, good day sa inyo ulit. Nandito na naman po ang ating PSE, Stock Trendings Review. Ngayon January 30, 2020 at ito po ang mga nag-top sa ating mga stocks, si MWC, si Web, ISM, Tech, Sun, Fruit, si AXLM, MAC, Bull at ang ating PSEI Index. So hindi po maganda yung nangyari kasi nag-breakdown na naman po ang ating index at nasa 7,392.68 na. So nakita natin nung umaga nag-green pa nga itong si PSEI. Pero pagdating po ng hapon, mukhang nagbentahan na naman ang ating mga foreigners. Ayan. So bago tayo magpatuloy guys, pakibasa po ang ating disclaimer. Ayan. So pag hindi ka pa po nakapag-subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, i-add nyo na lang po ako dito para updated po kayo sa mga stock trendings review natin at yung mga techniques na nagamit natin sa ating mga profit or losses at yung mga basic po ng stock market natin. Ayan. So kung hindi pa po kayo naka-add din sa aking Facebook account, pwede nyo din po akong i-add. Kung may personal question po kayo about sa stock market, pwede po nating pag-usapan dito. Ayan. So umpisa na natin si PSEI. So medyo hindi maganda pa rin yung nangyari dito sa ating markets guys. So persistent po kasi yung news about dun sa coronavirus natin. At yun, nabasa nyo na siguro, confirm na yung first case ng coronavirus sa Pilipinas. Ayan. So yun po yung humila ng sentiment ng ating market ngayong araw na to. Kaya nag-loss siya ng negative 0.93%. So hindi maganda yung pinatutungan ng ating index kasi na-break na niya yung consolidation ng prices sa around 7,400. So as expected natin kasi medyo pabagsak nga ang sentiment, pwedeng bumagsak na naman itong si PSEI. So sabi nga natin sana mag-hold itong support na 7,300 natin. Pero sa pinatutungan po ng ating charts, malabang doon po papunta ang ating index. Kasi kung titignan mo po yung RSI, walang-wala po yung momentum na pataas ng ating mga blue chip index. Ayan. So, ganun din po yung kanyang MACD. So, kung titignan nyo na maigi, pabagsak pa rin po siya. So, ibig sabihin, yung sentiment po ng buong market is pababa pa rin. So, guys, kung mapapansin mo, simula February 2018, nagsimulang bumagsak ang ating market. At sukatin nga natin kung ilan na yung drain up niya sa ngayon. So, nasa 18% na po ang loss ni PSEI simula nung mag-peak siya nung around 2018. So, hindi maganda yan kasi nasa malapit na tayo sa bear market na tinatawag natin, kung saan ang loss po mula sa pinaka-peak natin is around negative 20%. So, ibig sabihin yan, walang-wala po talagang gustong investors na pumunta sa PSE market natin. So, hindi maganda kasi kung mapapansin nyo naman yung mga portfolio natin, bagsak na bagsak din po. Ayan. So, sa mga panahon na ito, maganda kung halimbawa meron kang hawak dito sa loob ng PSEI market natin, antay mo muna mag-reverse yung candle bago ka pumasok sa kanya. At kung may hawak ka naman na dito sa loob, iwasan mo muna yung mag-average down na tinatawag nila kasi hindi natin alam kung hanggang saan yung bottom ng markets ko. So, yan. Yun po yung nakikita natin sa kanya. Ha? So, tingin po natin, babagsak pa ang ating index at abangan-abangan po natin yan. At i-ready lagi yung ating mga cut loss. Ayan. So, next po natin, pumunta na tayo sa ating top trending stocks ngayong araw na to. So, ang pinaka-top po sa ngayon, si Manila Water, MWC. So, maganda po yung nangyari sa kanya kasi po nag-gain siya ngayong araw na to ng 13.64%. So maganda yung momentum na nangyari dito kay MWC kasi yun nga pinag-uusapan natin kahapon. Sabi natin malapit na siya dito sa kanyang support or rather resistance na 11 peso. So kahapon nga medyo bumagsak siya. Actually hanggang 10.9 lang yung price niya. And then nagsettle ng pababa ng konti yung kanyang price. Pero kung sa ngayon, so, ayan, kita mo na guys dito sa volume, tignan lang natin. Meron na siyang ascending volume na nabuo. Ibig sabihin, nakapagpondo yung mga umatak ng prices natin dito. Kaya, continuous po yung pagtaas ng price
nitong si MWC. Ayan. So, congrats po doon sa mga nakahuli dito kay MWC natin. So, nag-breakout na siya ng 11 pesos at based nga doon sa expectation natin, actually hanggang dito lang sana yung expectation natin. No? So, halos ganun din pala. No? Around 12.1 or 12.09 pero nabasag niya. At mukhang, tingin natin bukas guys ha, itatry niyang i-fill tong gap natin at around 12.4. Ayan. So, hindi natin alam yung magiging epekto ng coronavirus kasi nauna kasing umarangkada itong si MWC sa ating PSEI market. So, nasustain niya yung pag-angat ng price niya. So, punta tayo sa 5-minute charts. So, maganda po kasi yung pag-aralan ng 5-minute chart ng isang packet na stocks para po malaman nyo yung characteristic ng mga gantong stock na yung kung halimbawa umakyat na siya, makakasakay ka pa ba o hindi sa kanya. So, tingnan natin around 9:30 a.m. So, nagkaroon ng spike up ng price itong si MWC na sinundan ng after 10 minutes. So, tingnan mo dito guys. So, after niya around 15 minutes ng trading natin, nag-reverse ng konti pabalik yung price natin. Pero doon sa, ayan, so mamaya natin i-discuss itong line na to. Tanggalin ko muna para hindi makalito. Ayan. So, tanggalin muna natin. Ayan. So, yung price po niya, after niya magkaroon ng spike dito, tignan nyo, bumagsak siya, di ba? Kasi mayroong mga nag-profit taking. So, kasabay po kasi ng pag-angat ng kanyang price, mayroong volume na tumulak sa kanya. Pero nung bumagsak siya, hindi bagsak na bagsak yung presyo niya. So, parang nag-support itong small blue line natin dito, yung ating MA9. At makikita nyo, pag merong nagsisell sa kanya, hindi masyadong bumabagsak yung price niya. At kung guguhitan mo ng support, kung sakaling pumasok ka dito sa spike na to, kung hindi mo nasabayan to at dito ka sa second spike, so nagkaroon siya ng double confirmation dito sa pagbaba niya na to. At ang maganda lang kasi dyan, walang masyadong volume na lumabas sa kanya. So, paano natin masasabi na walang masyadong malaking volume? Makikita nyo dito sa pumasok na volume sa kanya. So, halimbawa, pinagpatong mo itong volume na to saka dito, ang makikita mo lang na lumabas sa kanya is itong volume na to. Pero itong unang nagtulak sa kanya, nasa loob pa rin siya. Ayan. So, ganyan po tayo mag-analyze para makita kung nandun pa rin yung nagtutulak ng price. At pagdating nga ng bago mag 12 PM, bago mag lunch time, meron na namang volume na nag-push po ng kanyang price. At yun nga, nagtuloy-tuloy na siya. So, yung price natin, characteristic ng isang bull na run ng isang stock is, yung prices natin is always above ng MA9 natin. At actually dito, tinitignan ko na kung magpa-profit taking ako sa around 11.7. Pero naantay natin ng konti. So, nag-support po kasi yung MA9. So, yung half ng portfolio na nakasalang dito kay MWC na hawak natin, nilabas natin dito sa around 11.9. So, medyo maganda na rin yung gain natin. So, meron pa naman tayong hawak dito kay MWC. Tingnan natin bukas kasi nawala na ako doon sa sinasabi ko. Ayan, pag bullish po yung MA9, para hindi kayo malito sa mga prices, yung MA9 nasa above po lagi ng ating MA20. Ayan, so nakita nyo naman, nagsusupport yung price dito sa ating MA9. Ayan, so yun po yung characteristic pag medyo maganda. At tignan mo po yung MA100 natin. So, yung MA100 laging nandito sa baba itong violet line natin. Laging magkasama yung MA20 sa K9 at hindi siya bumabagsak ng direction. Ayan. So, yun po yung mga titignan nyo pag gusto nyo pumasok sa isang stock na nag-i-spike. Ayan. So, may hawak kasi tayo dito. Ayan. Medyo napakwento tayo sa kanya. So, hanapin natin yung next na consolidation ng price or resistance. So, tingin natin sa current price, kasi pwede niya, sabi nga natin, pwede niyang i-fill tong gap na to. At kung ma-fill niya, pwedeng pumunta dito sa half body ng candle na to. So, yan po yung possible na pwedeng puntahan ni MWC. Kung hindi po siya maapektuhan nung nangyari doon sa coronavirus na issue natin. So, sana hindi na lumaki yung issue na yun, guys. Ayan. So, kwento ko din lang, baka hindi nyo alam, kasama dito sana si IMI. So, bumagsak po yung price ni IMI kasi po, affected po ng coronavirus yung China kung saan nandun yung mga semicon companies niya. So,
pinahinto muna yung pagpasok ng mga empleyado. Kaya expect mo magbebentahan talaga yung mga investors kasi hindi siya magkakaroon ng malaking kita for the coming quarter. Ayan. So kaya bumagsak po si IMI din. Ayan. So dito po kay MWC, so makita nyo naman yung kanyang RSI indicator is umakyat na po siya. So na-break niya yung consolidation natin dito na sabi natin hindi makaangat at uptrend pa rin po yung kanyang RSI pati po yung kanyang MACD. So maganda yung momentum ngayon ni MWC guys. At kung napansin nyo yung mga bids dito kay MWC, hinarangan talaga siya para hindi bumagsak yung kanyang price. So medyo positive tayo ng konti kay MWC kasi may volume na nag-support at maganda po yung mga indicators natin sa kanya. Ayan. So take note mo na lang po itong mga resistance levels natin at support level pag meron ka pa rin ng hawak dito kay MWC. Ayan. So napahaba yung kwento natin sa kanya. Next po natin si Web. So okay, nag-pause ng konti ang price ng pagbaba nitong si Web at 2.8 kumita siya ng 2.18%. Ayan. So sana mag-subside yung pagbaba niya kasi meron pa rin tayong mga kaibigan pala na hawak-hawak itong si ano si PhilWeb. Ayan. So guhitan natin yung kanyang current support. So nag-coincide naman siya dito sa previous support line natin dito at tingin natin parehas to ng Fibonacci na drawing natin guys ah. So balik ko lang yung Fibonacci kasi yun yung sinundan natin dito kay Web nung nakaraan kung nag-bounce siya dun sa Fib line support natin. So tingnan natin ah. So hindi naman hindi pa siya umabot dito sa baba ng ating Fib line. So sa ngayon parang nagsusupport itong 0.5 Fibonacci level niya. Pero kung guguhit ka ng line sa kanya, tanggalin ko na to. So wala kasi tayong same level kung saan nag-bounce yung kanyang price. So gagamit na lang tayo ng horizontal line sa kanya. Ayan. So yan po yung current support ni Web at around 3.56. So tingin natin meron pa rin downside kasi itong si Web guys eh. Although makikita mo dito medyo umangat ng konti yung kanyang RSI. Medyo bullish din yung kanyang MACD pero wala po kasi yung ano wala po yung volume na pwedeng mag-support ng kanyang pag-akyat. So possible naman may konting bounce dito kay Web pero tingin natin hindi ganun kalaki based sa pinapakita ng volume na pumasok sa kanya. Ayan. So para malaman natin kung halimbawa magbe-bearish pa rin itong si Web, pwede mong i-drawing tong dalawang trend lines dito, isang trend lines dito. So yan po ha. May nakikita tayo na descending triangle dito kay Web. Indication po na medyo bearish yung mga investors natin dito sa kanya. So tignan mo lang dito kung halimbawa mag-consolidate po yung price niya dito sa below area ng current price na 3.75. Abangan mo kung malalampasan niya itong trend lines na ginuguhit natin sa kanya. So kung hindi niya ma-break 'yan, expectation natin babagsak pa rin itong si Web. Pero sa current volume is bearish tayo sa kanya kasi hindi po ganun kalaki yung nagsusupport ng kanyang price. Ayan. So yung pinakikita natin kay Web, next po natin si ISM. So ayan, hindi maganda yung nangyari dito kay ISM guys ah. So nag-loss po siya ngayon ng -4.74. So yun nga, meron lang siyang trading channel kagaya ng ginuhit natin nung nakaraan kung saan na gumagalaw lang yung kanyang price. So nag-profit taking ka agad siya. Actually maganda sana yung bukas niya no. So hindi maganda kasi ang laki po ng volume na lumabas diyan no. So tingnan natin sa 5 minute chart kung anong nangyari sa kanya. Ayan, so nagkaroon siya ng gap up. Tingnan natin ha. So sa closing pala niya kahapon to. Or rather sa opening po natin nagkaroon ng gap up pala itong si ISM. Ang laki ha kung nakabili ka kahapon. So around 8%. Kaya lang nagkaroon naman ng profit taking at dire-diretso pong bumagsak ang price ni ISM. Ayan guys, so tingnan mo. Nung umakyat siya, yung MA9, MA20, so yung 9, MA9 natin nandito sa taas, MA20 nasa baba. MA100 nandito sa baba. Pero pag downtrend po siya, dito sa 5 minute chart tayo. Ah. So tingnan mo yung price, hindi makalusot dito sa ating MA9 at yung MA9 nasa baba ng MA20. Ayan, so magandang indicators po to para mag-signal sa inyo kung pwede, kailangan na ba lumabas sa isang stock. Halimbawa, napabuy ka dito tapos nakita mo ganyan na medyo nasa baba na yung MA9 saka
nasa taas yung MA20 at ilang beses niyang tinatry lumabas sa MA9, hindi siya makalabas. Selling indicator na po yung mga ganyan. Ayan. So sana may napulot kayong aral dito kay ISM natin. So yun nga, nasa trading range tayo. So medyo malakas yung profit taking, pero tingin natin strong naman yung support niya at 3.62. So wag lang malagyan ulit ng volume kung hindi magbe-break po itong support ni ISM. Since medyo bearish siya, hanapin natin yung kanya next support. So tingin natin dito sa gap line, may maliit siyang support dito at 3.4. Pero sa ngayon, bearish tayo kay ISM kasi nga hindi niya malampasan yung descending triangle na ginuguhit natin. At tignan mo yung kanyang RSI, bagsak po. Yung MACD pointing downward. So lahat na po, prices at indicators at volume, nagsasabi na hindi maganda itong si ISM. Ayan. So next po natin si Tech. Ayan, so nag-loss pa rin pala ngayong araw na to si Tech. Ang laki po ha, -7.65%. So ganyan po yung nangyari pag nabibreak po yung mga support levels natin. So tama nga yung ginuhit natin nung nakaraan. Ang current support niya is around 9.03 or itong current price na at 9.05. So bearish na itong si Tech. So kung meron kang profit, pwede mo nang kuhanin. So ayan. So meron tayong pwedeng madrawing dito na descending trend lines or descending triangles dito kay Tech. So tingnan nyo guys. Oh. So meron siyang line dito na naguhit tayo at hindi siya makalampas dito sa line na to. So indication na bearish itong si Tech. So hanapin natin yung kanya next support kung sakaling magkaroon ng bentahan ulit dito kay Tech. So ang immediate support niya, pwede mong gamitin itong moving average. Halimbawa itong MA20. So pag nabutas yan, ang stronger support niya po nandito sa 7.94 kasi medyo may mga volumes tayo dito sa price level na to. Ayan. So tingin natin, dyan po yung magiging next support line nitong si Tech. So medyo bearish tayo sa kanya. Ayan. So kung halimbawa naman, may hawak po kayo na stocks nitong si Tech at medyo malaki na po yung loss nyo, sa tingin nyo medyo masakit na sa pakiramdam. Ayan. Pwede nyo namang i-sell yan kasi nakikita natin sa ngayon bearish po talaga itong si Tech. Ayan, oh, tignan mo yung kanyang indicators. Yung RSI, wala na pong momentum. At yung MACD is papunta na sa bearish side. At wala din pong volume na pwedeng mag-support para umakyat po ang price ni Tech. So mukhang takot po lahat sa coronavirus. Ayan, next po natin itong si Sun. Parang maganda itong si Sun eh. Ayan, so medyo maganda yung nangyari kay Sun ha. So laki din guys ha, nag-gain siya ng 8.11%. So maganda yung nangyari sa kanya. Actually, ang perception natin kahapon, i-retry niyang i-test itong 1.75 natin sa kanya. Pero nag-bounce siya at maganda yung nangyari kasi nag-gain siya ng 8.11%. Pero sa volume guys, ayan o, silipin natin yung volume. Wala pong volume itong si Sun. So tingin natin, hindi masyadong magsusupport yung pagtaas niya. Ayan. So medyo pinitik lang dito. Pero pagkapitik niya, lumabas din siya at nag-sustain naman yung kanyang price. Kaya lang hindi tayo masyadong optimistic dito kay Sun. So guhitan po natin mga trend lines. So sa ngayon, okay, nakalabas naman siya dito sa, tingnan natin ha, parang nakalabas siya dito sa kanyang descending. Or rather, nandito siya sa loob ng ating descending triangle. So ang titignan mo dyan bukas, kung magkaroon ng spike up, may bullish sign pa rin itong si Sun dito. Pero sa current volume po, parang malabo yata makakyat itong si Sun sa ngayon. So, tignan natin kung ma-break niya itong line ng very visible siya at mag-stay above MA9. May bullish sign po itong si Sun. Pero sa ngayon, sa nakikita natin, mukhang technical bounce lang itong nangyari kay Sun. So, halos bearish na rin kasi yung kanyang MACD. So, medyo maganda lang yung nangyari sa kanyang RSI kasi nagkaroon siya ng konting reversal. Ayan. So, sana umakyat pa itong si Sun para dun sa mga may hawak sa kanya. Tignan lang natin yung kanyang trend chart. Ha. So, ito kasi yung madalas mag-consolidate yung kanyang price. So, tignan natin yung kanyang price channel. So, medyo nasa baba siya ng uptrend channel nga natin. Ayan. So, yung pinakakita natin dito kay Sun. Hindi tayo masyadong optimistic kasi walang masyadong volume na nagsusupport sa kanyang price. Ayan. So, next po natin si Fruit. Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Ayan. So, nag-bounce din si Fruit. So, congrats po dun sa mga hindi napaka-atlos nung uli at meron kang gain na
3.7%. So tingnan natin yung support niya, ha. Kahapon nag-support nga ilang beses niya, ha. So nagso-support yung 1.61 na current price niya. At mukhang nagre-reverse ng konti yung kanyang momentum, pero papuntang bearish side na yung kanyang MACD naman. Tingnan natin kung may volume. So kahit pa paano, after ng 3 days na selling volume, meron pa rin nagsusupport ng price netong si fruit. Ayan. So tingnan mo na lang kung aakyat pa ito, pero tingnan natin, ha. So, gawin natin ng descending triangle. Ayan. So yan po yung nakikita natin kay fruit. So medyo bearish tayo sa kanya hanggat hindi niya malampasan itong descending triangles na ginuit natin sa kanya, kasi medyo pabagsak pa rin naman yung kanyang price. At hindi pa masyadong nakaka-recover yung kanyang RSI, ha. Pero may pagka-bullish siya kasi above 50 yung kanyang RSI. Ayan. So abangan mo na lang bukas kung mag-spike up pa. Pero pag nauntog siya ulit dito, ayan, asahan mo, pwedeng bumagsak pa ang price nitong si Fruit. So hanapin na lang natin yung kanyang next support. So hanap tayo ng mga nagko-consolidate na price. So tingin natin ang kanyang next support is around 1.49 or around 1.5 po. Ayan. So yung pinakikita natin kay Fruit. Next po si AXLM. So ano kayong nangyari dito? Ayan. So nag-bounce din pala si AXLM. So ayan. So merong nagtatanong sa atin nung nakaraan kung ibibenta na nga ba niya itong si AXLM. So sabi naman natin, nandito kasi sa support area itong si Fruit, rather AXLM natin. Kaya high chance na mag-bounce yung kanyang price, ha. So sana hindi pa siya nakapagbenta. Ayan. So bumalik sa uptrend yung pagkakatingin natin dito kay AXLM. Kasi nag-bounce siya dito po sa support natin at MA20. Ayan. So medyo malakas ang support na itong si AXLM, ha. Kasi medyo may volume din po na pumasok sa kanya. So buka pa rin yung MACD. Hindi pa naman pointing downward. So may pagka-bullish ng konti. Ito pong si AXLM. So tingin natin may chance pa na bumalik ulit dito at mag-retest dito sa kanyang previous resistance line itong si AXLM. Ayan, guhitan natin para makita natin. So yan po yung next na resistance na kailangang basagin ni AXLM para magtuloy po ang pag-angat na kanyang price. Ayan. So next po natin si MAC. Ano kaya nangyari dito kay MAC? Ayan, so hindi maganda si MAC, guys, ha. So nag-loss na naman siya ng negative 3.59%. Ayan, so patuloy pong bumabagsak si MAC. So wag ka po muna sasalo dito, ha, guys, ha. Kasi hindi pa natin alam kung saan yung bottom nitong si MAC. Ayan, so patuloy pa rin yung selling at lumalabas pa rin yung mga investors kasi malalaki pa rin po yung mga volume, red yung candles. Hindi makalampas sa MA9 yung ating price at laging nasa oversold level siya at malinaw po pababa yung direction ng ating MACD. Ayan. So antay muna tayo ng confirmation candle bago tayo bumalik dito kay MAC. Ayan. Lastly, punta po tayo dito kay Vulcan. So ayan. So ayun nga, tama, guys. Nakita nating characteristic po nitong si Bull. Kung matatandaan nyo, sinabi natin kahapon, may ugali siya na pag umangat, biglang babawi po yung kanyang price. So may pagka chupitero itong si Bull. So medyo malaki din po yung lumabas, guys, ha. So nag profit taking na. So although intact pa naman yung uptrend channel, abangan mo na lang siya kung mag bounce dito sa support line natin. Pero sa nakikita natin, ha, mukhang malakas na resistance itong MA 100 natin, itong violet line. At yung volume, medyo very bad po indication yan kasi malaki po yung volume na lumabas sa kanya. So anytime naman may chance na mag-spike ulit kasi yan po yung ugali niya. Ayan. So kasi bukas pa yung MACD, kailangan volume, hindi magandang tignan, eh. Nung huli na nakakabawi pa siya kasi yung mga volume ng nagsisell hindi ganun kalaki kumpara sa nagbabuy up sa kanya. Pero sa ngayon mukhang yung pumasok kahapon lumabas din sa ngayon at meron pa siyang sobra ng konti. Ayan. So yun po yung mga nakikita natin sa mga ating stock trendings review. So kung mayroon po kayong mga personal na tanong about stocks natin, i-add nyo lang po ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook account. So marami po nagtatanong sa atin dito kung ano yung mga pwede nilang gawin pag merong hindi maganda sa kanilang portfolio. So sisikapin po natin, tulungan sila. At dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. Add nyo lang ako, guys, para pag nag-upload ako ng videos,
learnings natin sa stock market, makareceive po kayo ng notification. At don't forget to click yung ating like button. Ayan. Para mapansin tayo ni YouTube at i-recommend pa ang ating channel sa iba nating mga kasamang traders. Yun lang po guys. See you again sa ating next video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.